Kasi gusto naman niya itong itago. Pwede niya nga itong itago eh. Para hindi pag-usapan. Eh, paano ngayon kay kailangan na panahon na upang i-redeem ang yaman na hindi sa inyo iniwan? Gagawa at gagawa kayo ng mga senaryo upang sirain ako, na hindi nyo ba alam na damo nyo akong sinisira, damo na magpapalabas ako ng mga masasakit na mga salita na makakapag-realize sa inyo na may ginawa kayong mali. Magpapadala pa kayo ng mga intelligence dito, akala ninyo siguro hindi ko alam. Ha? Magpapadala kayo, magtatanong-tanong kayo dito. Hindi nyo na kailangan magpadala ng mga intelligence dito, bakit man? NBI ang aming gusto dito, new National Bureau of Investigations, including the regional director of the different offices of Philippine National Police, even though the armed forces of the Philippines Chief of Staff, and of course, the commander officer, President Rodriguez. Tulong ang aming ipakiusap sa kanyang tanggapin niya. Nga naman kamong magalaiti kayo. Diba? Nga naman magalite kayo kasi mabibisko kayo ng mahal na Pangulo sa inyong panluloko. Sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon na pupunta ang mahal na Pangulo sa Maharlika at malalaman niya kung sino ang taong nasa likod ko na pinagkatiwalaan ng yaman ng mundo. Hindi kayo pinagkatiwalaan ng yaman ng mundo. Kilala ko kung anong pagkataon ni Tiburcio Villamor Marcos. Ha? Pinasuotan nyo lang ng ano tawag nito, ng kurbata, ginawa nyo ng king, ginawa nyo kaano-ano dyan, ipasensya kayo, ang munting tinig ng ordinaryong Maharlika ng Maharlika Nations ay hindi nyo mabububo. Ha? Ready na po ang mga infrastructure project ng Maharlika, with or without your help, Mr. Ka-Anton. Ikaw ang isa ngayong demonyo na kalaban ng mga matitino. Tingnan nyo, kaya lahat, no? Lahat ng mga followers ko, tingnan ninyo ang kanilang mga ano, ng kanilang mga member. Pinag-uusapan nila kung paano ako masira. Ha? Gumagamit ng mga account para gumamit ng kuno siraan ako. Eh, hindi tatalab yan kasi bakit? Hindi ako nasusugatan dyan. The more na sinisiraan niya ako, the more na nagiging terminado ako na ipaglaban ang karapatan ng mga lumad na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya huwag niyong tistingan ang tapang ng munting tinig ng ordinaryong Maharlika as spokesperson because ng Maharlika Nation, kami mapagkumbaba kami. Ha? Nagpaplano kami araw-araw dito kung paano maging maganda ang kinabukasan ng mga tao. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami nagpaplano upang maging masama kayo. Hindi kami nagpaplano upang maging magutom kayo pagdating ng araw. Nagsakripisyo kami. Natutulog kami ng madaling araw sa pag-uusap-usap kung anong mangyayari kapag maging maganda ng buhay ng mga tao. We already talk about the design ng mga bahay na akyatan na lang ng mga tao na missing kong duling. Hindi kami humihingi sa inyo. Ha? Kaya hindi ako pwede makalaban-kalaban ni El Espiritu Santo na yan kasi ipabuka ko sa kanya kung saan siya nanggaling. Ha? Hindi ako natatakot kay Espiritu Santo, kay Mrs. Kimpin, Mr. Ka-Anton, bawat panggagalaiti mo at practical des at sira sa pagkatao ko, lulubog at lulubog ang Hacienda Filipina, yung Kingdom Hacienda Filipina. Tandaan nyo yan. At kayo man mismo na nag-claim under the Tiburcio Villamor claimant, the more na inaatake nyo ako, the more nakukubaran ko kung sino ang taong nasa likod ninyo. Hindi kami papayag as luman. Hindi ako papayag na apihin pa ninyo ang lahing pinili. Bakit? Mas makapangyarihan pa kayo sa Diyos? Makapangyarihan pa kayo sa batas ni Bathala? Ha? Hindi nyo kaya ang kapangyarihan ng Diyos kahit gaano man kayo kasama. Hindi kayong pinili. Hindi kayong iniwan. Hindi kayo binigyan ng kapagkataong i-implement ang programa ng ikusok. Yung sinasabi ninyo ng counterfeiters, dalabas at dalabas ang panahon, magtiwal ang dila ninyo sa kapag makaawa. Kasi kung totoo kayo ng mga claimant, eh bakit nanghingi kayo ng pera? Ha? Question ko, bakit nanghingi kayo ng pera? May nagawa na ba kayo sa bayan? May plano ba kayo sa inyong
kapwa? Bakit ayaw ninyo i-implement na kung tutuusin? Hindi naman namin kailangan na magpaalam sa inyo. Pinapaalam lang namin na ito ang programa ng Maharlika Nations under sa mga provisions na kung saan humanitarian. Bakit ayaw ninyong magpunta sa human, sa tao, ang tulong? Yung sabi pa nito ng bobo na nag-COVID, napapalitan daw ng Maharlika na G-Zion ang pera ng mga OFW. Mangyayari po yan kapag nag-circulate na ang G-Zion. Ano sama na kayo, dili naman nagagamit, itapon, o bigyan namin ng value. Diba? O, hindi ba kayo nagtaka sa mga bangko? Nagkakaroon na ngayon ng massive withdrawal, nagkakaroon na ngayon ng failures of what we call this inquiry. Tingnan mo yung mga online banking system. Ah, mag-ano ka ng ATM mo, hindi ma-withdraw, hindi ma-inquire. Nagpapanik na ang mga bankers sa buong mundo. Dalawang araw, tatlong araw lang na hindi makabangon ang stock market, tapos na. Eh, sino ang sasalo? Sasaluin namin. Kasi wala naman kami pinipili dito eh. Masama or mabuti. Eh, mayroong parte sa wealth of the nations na tinatalakay ni Ka-Anton na kami ang magpa-implement. Hindi ninyo matanggap na bago lang ako lumabas, pero alam ko paano yung history kung saan nanggagaling ang Maharlika Nation at ang taong nasa likod ko. The more kasi ninyo na sinisiraan, the more nang maghihirap ang mga taaway. Kapangyarihan ng Diyos ang kalaban ninyo. Ngayon, kung sa tingin ninyo mas makapangyarihan pa kayo sa Diyos, nasa inyo yan. Sino ba ang lumaban sa Diyos? Di ba demonyo lang? Tama? Demonyo lang ang kumakalaban sa kabutihan, di ba? O ano bang pinapalaganap ko dito? Pagpakumbaba, pag-asa, pagmamahal sa kapwa, pagiging mabuti. Yan lang man ang requirements ng Maharlika Nations to receive the G-Zion currency. Kaya lang, nakikiusap ako doon sa mga tao na huwag na kayong mag-flock at pumunta dito. Hintayin ninyo na ang Maharlika Nations representative ang mag-distribute sa inyong bahay-bahay. Kasi kung 10 kayo sa bahay, halimbawa magbigay ng 400,000 each, 10 man yan ang bibigyan, bata, matanda, wala po yung pili. Bata, matanda, may kapansanan, wala po yung pinili. Because hiniwala kang maiwan sa amin yan, sa inyong ngay. Mapatapos lang ipatayo ang tulay, ang kalsada, ang airport, ang pier. Magiging maganda na ang kabuhayan ng mga tao. Wala nang... Ayaw niyo ba yan? Sino bang naka-implement na ngayon, di ba? Sino ba ngayon na nakapag-imprenta ng pera kung wala kang gold backup? Kung wala kang authority to engrave? Matagal na panahon, akala ninyo ngayon lang. Akala nyo nung nakaraang week lang. Oh, do you think we don't know how to fix the legal basis about this? Tatanggapin at tatanggapin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magiging legal tender ang Maharlika na ang rival money dahil sa hindi naman kami lumabag sa batas. Nerespeto pa nga namin yung batas na ginawa ng gobyerno eh. Yung Republic Act 8371. Yung law of preferentials, law of coordinations, related ang basis po ng April law. Bago pa po ng April law sa panahon ni Fidel Valdez Ramos, 1987, may customary law na at may self-governance na dito sa Maharlika Nation. Bakit nagkataon? Ngayon, hinintay naman namin ang global receipt para mag-mature yung account. Para babalik sa gold back up. That's why I challenge. Mayaman man kaya, sinasabi niyo man kaya. Sige daw, I challenge everyone na magpalabas kayo ng currency na kung saan mas higher pa ang value sa G-Zion. Kasi ang 1 G-Zion is equivalent to 200. Ang 2,000 G-Zion is 400,000. Ang 1,000 G-Zion is equals to 20,000 pesos. That's why, i-challenge nyo na lang, supportahan nyo na lang, kasi wala na talaga kayong magawa.
Yung sinasabi nila na mapambayad, siyempre hindi pa mapambayad, kaya wala pa'y bangko. Huwag kayong magtangatangahan. Tanggapin, tinanggap ng iba ang G-Zion. Akala ipamasahe sa abroad, ipamasahe sa aeroplano. Hintayin ninyo na makapasok ang pera ng G-Zion sa bangko kasi doon na kayo magkukuha using your ATM. Paglabas, G-Zion na. Ha? Ang problema kasi sa inyo, atat na atat kayo, discuss kayo ng mga provisions, pilit niyong ikanakabit ang munting tinig ng ordinaryong Maharlika sa ISIS. Noon, kini-question ninyo na ordinaryong teacher lang ako, wala kang karapatang mag-discuss. E, ikaw ka, Anton, media ka, iniwan ka ng asawa mo, kinulam ka ng mga interview mo sa World of the Nations, aso ang kasama mo sa bahay mo dyan sa Iloilo. Akala mo hindi ko kilala ang pagkatao mo? Ha? Diba? Ikaw, Mr. Ka-Anton, iniwan ka ng asawa mo, o gusto mo ng personalan, sige, personalan kita. Pero humihingi ako ng patawad kay Bathala kasi kailangan kong paliwanagan ng tao eh. Hindi ibig sabihin na mapagkumbaba ako, kakayaan ko na lang nasirain ninyo ang reputasyon ng munting tinig ng ordinaryong Filipino at gawin ninyong sinungaling sa mata ng maraming tao dahil sa kayo ang may karapatang mag-discuss ng Wealth of the Nations. Diba? At gusto ninyo i-question ang legalidad ng declarations of universal divine government dahil sa kayo ang gustong mag-declare. Nagbideclare kayo, wala naman kayong currency. Nga naman, ang mag-create lang ng currency is ang ano? Nation, bansa.